tuloy natin yung kwentuhan natin tungkol dito sa mga network speeds natin with regards sa network design. Eh, pero teka lang, di ba sabi ko nga, ang network natin merong two sides. Okay? At yung speed ng network mo, yan ay nagdedepende dun sa side na dinedesign mo or sa side ng network na kinoconsider mo. Okay, tapos na tayo sa LAN speeds. Okay, yung LAN speeds natin, Ethernet, Fast Ethernet, and Gigabit Ethernet. Ngayon, pag-usapan naman natin yung WAN speeds natin, Wide Area Network Speeds. Pero teka lang, ito, papinag-usapan naman kasi natin yung WAN. Okay, recall lang, yung ingredients natin ng mga network device na meron tayo, di ba, sa wide area network, ang mga meron dyan, yung mga normal na makikita mo dyan ay mga routers and a serial link. Kaya ganyan yung itsura ng serial link. Okay? So pag ikaw ay nakakita ng ganyang klase ng drawing, ibig sabihin, yan ay isang serial link, either a lease line or a frame relay connection, or yung mga iba pang type ng wide area network connection na sinabi ko sa inyo doon sa may previous video. Pero dito sa CCNA natin, okay, lease line and frame relay lang muna tayo. Okay? So pag nakakita ka ng ganyan, one connection yan. So ngayon, dito sa may network diagram natin, extend naman natin tong network natin. Diba? Yung network diagram ko dito, kakabitan ko na siya ng isang router kasi papunta na tayo sa isang wide area network. Okay? At ang reason bakit tayo kumukuha ng isang WAN service, wide area network service, ay para makakonekta dun sa kabilang branch office natin na may router din. Okay? And may nakakabit din na switch kung saan nakadikit din yung mga PC natin. Okay, dun sa may kabilang branch office. Ngayon, itong link natin na to, okay, itong parang kidlat na to, ito yung one link natin. Okay? And dito sa one link na to, sa kanya nag-a-apply yung mga wide area network speeds natin. Okay, so ang tanong, ano naman ngayon yung mga different speeds na makikita natin with regards sa wide area network? Diba? Ito naman yung mga WAN speeds naman natin, yan ay yung mga T1, E1, and T3 or DS3 connection. Eh minsan maririnig mo T3 yung tawag nila dyan, minsan DS3. Okay, pero magkaparehas lang yun. Okay, pero ang tanong, ano naman ngayon ma'am yung speed of transmission niyang mga WAN speeds na yan? Okay, T1, E1, T3, parang counterpart sila ng Ethernet, Fast Ethernet, and Gigabit Ethernet. May tawag sila dun sa isang specific speed na nire-represent ng mga pangalan na yan. Okay, ngayon ito si T1, ang speed niya, 1.544 Mbps. Kasi E1, siya naman ay nasa 2.048 Mbps. Si T3 or DST naman, ang speed naman yan, yan ay equal sa 44.736 Mbps. Okay. Ngayon, since itong mga binanggit ko sa inyo na mga WAN speeds, yan ay provided sa atin ng isang service provider, ibig sabihin, yung mga WAN speeds na nakikita nyo dyan, may bayad yon, 'di ba? Babayaran mo 'yan kasi serbisyo 'yan ng service provider, service nga eh. Okay? So ngayon, the last time I checked, kaya at nung ako ay nagtanong-tanong. Eh wag niyo na akong awayin kung iba na 'yung presyo ngayon na. Sabi ko, the last time I checked. So ilang years ago 'yun. Ang T1 line natin, kay magkano ba 'yung tanong ko dati noon? Yung T1 line natin, 'yan ay nasa 20,000 pesos noon. Okay, a month. Okay? Yung 2.048 Mbps na E1 line, yan ay nasa 40,000 pesos a month. May libre kang router, lock-in period, 12 months. At itong 40K. Okay? At itong T3 line, T3 or DST line, well, nung tinanong ko sila, ayaw nila akong sagutin. Sabi nila, can't afford ko na raw to. So, pero kasi, kung titignan nyo yung presyo, medyo exaggerated lang kasi. Kaya yung 1.544 Mbps nasa 20,000 tapos yung 2.048 Mbps biglang 40,000. Okay, so malamang yung T3 line natin dito yung 44.736 Mbps kung huhulaan ko yan, malamang nasa hundreds of thousands na. Siguro mga 80 to 100,000 plus. Hindi ko sure ha, huwag niyo akong awayan. Baka mga 15 na lang, baka medyo mura na lang ngayon. Pero yun nga. Eh, pero binibigyan ko lang kayo ng rough overview ng mga WAN speeds.
na meron yung mga service provider natin. Kaya nang sabi ng isang estudyante ko dati, sabi niya, wow naman ma'am, grabe naman yan ma'am, ang mahal naman yung mga WAN speeds mo, sobra. Kabiruin mo, yung 1.544 Mbps lang ma'am, 1.5 Mbps lang ma'am, 20,000 na. Tapos yung 2 Mbps ma'am, 40,000 na, grabe naman yan ma'am, exaggerated naman yan. Sabi sa akin isang estudyante ko dati, sabi ko, kasi ganun nga kasi, list na nga kasi kaya ganun, mahal. Eh sabi niya, eh sus naman ma'am, grabe naman talaga yan ma'am. Eh dun sa may bahay namin ma'am, sa bahay namin, yung plan 999 ko ma'am, nasa 1.5 Mbps din. Yung speed, eh pareho naman ma'am, bakit ganun? Sa bahay namin ma'am, mura lang yung 1.5 Mbps ko, yung WAN speed na sinasabi mo, grabe naman ang mahal-mahal. Eh kasi nga, lease lang nga, kaya medyo mahal. Eh sabi ulit na estudyante ko, paayon niya matag magpapigin, sabi niya, sobra naman ma'am, ang layo naman ng presyo, grabe naman. Paulit-ulit siya, hindi ba pwedeng ano, i-DSL na lang natin ma'am, yung connection natin dyan ma'am. Yung plan 999 ko na lang yung pwede ba yan? Kaya plan 999 ko na lang yung ipangkakabit ko dito between the branch office router and yung main office router natin. Ma'am, pwede ba yun? Ang tanong, pwede ba? Pwede naman. Diba? Kung gusto mo na yung interconnection mo dito from the branch office to the main office ay naka-DSL, ipapadaanin natin sa internet, pwede naman. Eh, pero, kung ganun yung gusto mong mangyari, kailangan nating mag-configure ng VPN, okay? Virtual Private Network, to secure your data as it passes through the internet. Okay? At itong VPN na to, okay, so lagi na, yung interconnection ng dalawang remote sites using the internet, yan ay isa sa mga topics na kasama dito sa CCNA training natin, at yan ay i-co-configure natin as we go along the course. Okay, so, parang binibigyan ko lang ng rough overview kung ano yung mga pag-uusapan natin dito sa buong CCNA training natin. Okay, so anyway, so kung gusto mo internet, configure ka ng VPN. Ay, sabi ng estudyante ko, ganun naman pala ma'am. E di, sige ma'am, ngayon huwag na tayo kumuha ng T1 dyan kasi ang mahal eh. Kaya yung plan 999 na lang ma'am yung gamitin natin dyan. Pares lang naman, di ba? O di ba ma'am, nakatipid tayo, o di ba? Sabi niya ganun. Eh kaya lang kasi, Ganito yun. Gumagamit ba kayo ng speedtest.net okay, para i-check yung DSL speed ninyo sa bahay? Okay, so teka lang, check ko lang yung speedtest.net ko dito. Ayun. Ito, speedtest.net. Alam, mabagal yata yung internet ko ngayon. Anyway, oy, hiring daw ng English-based trainers kung gusto mo. Biging test lang ako nitong speedtest.net. At habang nag-aantay tayo dito ng speed, sa speed test ko, basa-basa tayo ng mga, sino kaya to? Si ate, oh, ng mga advertisement. Ang tagal. Ang pagal ng internet ko dito. Parang hindi na umaandar. Pero yung vacuum pump, may ilaw-ilaw. Ay, ito. Teka lang ha. Ayun. Pagal? Diyos, Mar Joseph na internet to. Sinungaling to, no? Anyway, yan yung speed ng internet ko. Sige, upload speed pa. Tingnan natin kung gaano kabagal mag-speed test itong... Oh, in fairness. Ayun! Okay, so, yun, natanong ko, nag-speedtest.net ba tayo sa bahay? Kasi, pero kasi wala naman kasi ako sa bahay. Ngayon, eh, naka-check-in ako. Wala ako sa Shangri-La. Sabi na Shangri-La mag-check-in daw ako dyan. Pero anyway, nasa isang secret hideout place hotel ako ngayon. Ito yung internet nila. Okay? So, kung makikita ninyo, meron tayo ditong tatlong entries. Diba, meron tayong ping, meron tayong download, and meron tayong upload speed. Diba? Mamaya na natin pag-usapan yung ping na nakikita natin dito sa speedtest.net na results natin. Okay, pag-usapan muna natin yung download and upload speed na nakikita natin dito. So ganito ha, sa bahay ninyo, ako kasi dito makakaiba tong
itsura ng results na meron ako dito sa speed test.net ko kasi nasa hotel ako, medyo mabilis yata ng slight yung internet nila. Pero kasi sa bahay natin, sa bahay din namin, ganun din. Kung naka-plan 1.5 Mbps tayo, kung mag-speedtest.net ka sa bahay, kung yun din yung plan mo, actually yung usual na download speed na makukuha mo, eh medyo mas mababa ng konti dun sa may 1.5 na Mbps na sinasabi nila. Minsan, nasa 1 Mbps lang, o kaya pag sinwerte-swerte, 1.2 Mbps. Tapos pag madaling araw, minsan pumapalo yun ng 1.5 Mbps yung download speed mo. Kaya nagbabago-bago yan, depende yan sa trip ng panahon. Pero kasi, check natin din yung upload speed. Okay. Ito medyo mataas yung upload speed nila dito sa hotel. Okay. Pero kasi sa bahay natin, kung nasa plan 1.5 Mbps tayo sa bahay, ano yung usual na upload speed natin? Okay. So sabihin na lang natin na pag sinwerte-swerte ulit, nasa 0.25 Mbps or 250 kbps. O pag sinwerte ka ng mas mataas ng konti, nasa 400 kbps pag sinwerte-swerte ka. Kasi usually, yung upload speed na binibigay ng mga service providers natin para dun sa internet natin sa bahay, eh 1/4 lang ng DSL plan natin, eh yung upload speed. So kung plan 1.5 Mbps, at the most, yung makukuha mo 750 kbps pag sinwerte ka, minsan bagal eh. Kaya nga minsan pa nag-upload ka ng picture mo, 10 picture lang sa Facebook, ang tagal ma-upload lahat. Kasi mabagal yung upload speed. Okay? So ngayon, so anyway, yun nga. So ang average download speed natin, okay, balik ako ha, yung average na download speed natin sa plan 1.5 Mbps na 999 pesos a month, sabihin na lang natin yan ay nasa 1.2 Mbps. Okay? At yung average na upload speed ay nasa, sabihin na natin 250 kbps. Okay? Average, minsan tumataas, minsan mas mababa pa dyan, pero ay palaging ganyan, 250 kbps, mas mataas or mas mababa ng konti sa kanya, average yung 250 kbps. So, yan yung gagamitin natin para dito sa interconnection nitong dalawang branch office natin. Okay, kunyari na lang, ma'am, anong mangyayari kung ipa-plan 999 pesos natin? Okay, plan 1.5 Mbps natin, yung mga branch offices natin sa bahay. Okay, so ano nga ulit yun? So, ang speed natin dito, so ito ha, yung mga, ano ba sabi ko? Yung meron, kunyari, yung dalawang branch office natin dito, paulit-ulit ako, naka-plan 999 parehas. So, ang speed dito sa branch office natin, 1.2 Mbps, yung download speed niya, yung upload 250 kbps. Nag-gets yun naman ako kahit paulit-ulit ako. So anyway, so naka-plan 999 Mbps din yung main office natin. Okay? 1.2 Mbps average download speed and 250 kbps average upload speed. Okay. Eh, ang istorya, ganito. Ang reason bakit tayo nagne-networking, kaya't kinokonekta natin itong dalawang remote sites na natin dito, yung branch office and yung main office natin, ang reason bakit natin yung ginagawa, kasi parang yung application natin dito parang banko. Diba? Sa mga banko, yung database server nila, kung saan nakalagay lahat yung mga bank accounts natin, kung magkano yung pera natin, ganun. Nandun sa may server nila, dun sa may pinaka main office nila. Diba? Ngayon, yung mga branch offices ng banko, ngayon, wala sa kanila yon. Yung mga kahera dun, diba, naka-VPN. Ay, hindi, sorry. Hindi VPN, sorry. Naka-lease line yon, na connection papunta dun sa main office nila. Kaya para makakonekta sila dun sa may server, para ma-access nila kapag nagde-deposit ka, or nag-withdraw ka, para kahit sa ang branch office, kahit hindi yun yung main branch mo, nakaka-access ka doon sa pera mo. Well, anyway, yun yung gusto natin na application. Itong mga PC na to, yan yung mga PC ng mga kahera, PC ng kusino-sino man doon sa may banko, gusto nilang umaccess papunta dito sa may server natin, doon sa may main office. Okay? Yun yung application natin. Kaya yun yung itsura ng network natin. So, ang nangyari, sabihin na lang natin ha, na dito sa branch office natin, meron tayong 10 workstation. Kunyari 10. Okay, 10 workstation na sabay-sabay uma-access papunta dito sa server natin sa main. Diba? Yung 10 users na yon, gusto nilang magpadala ng data papunta dun sa server. Okay? Magpapadala sila ng data. Ang tanong, kung sila
ay magpapadala ng data papunta dun sa server, ano ang direction ng traffic? Download or upload? Upload, di ba? Okay, so ibig sabihin, yung gagamitin nilang speed palabas, okay, out of the two speeds na available dito sa branch office connection natin, okay, ang gagamitin nilang speed ay yung upload speed. Yung upload speed natin na 250 kbps. Eh, 10 silang gagamit. Okay, so 250 kbps divided by 10 users, okay, ano yung throughput? Diba? Upload bandwidth yan, yung 250 kbps. Kaya yan yung maximum available na bandwidth na pwedeng gamitin ng mga users natin. Eh, hati-hati silang 10, 250 divided by 10, ang throughput na makukuha ng bawat isang user is only equal to 25 kbps. Diba? At ang 25 kbps na yan, yan ay isang pagkabagal-bagal na connection. Sabi nga ng mga batang uhugi na mahilig sa Dota dun sa kanto, laggers yan, men. Narinig ka talaga yan. Laggers yan, men. Ayoko, dito tayo sa kapilang internet shop. Anyway, ma'am, teka lang. Okay lang naman yan, ma'am. Kahit na, okay na, 250 kbps, ma'am, okay lang naman yan, ma'am. Kahit na 250 kbps lang yung upload speed natin dyan sa branch office, ma'am. Eh kasi diba, since yung mga data na ibabato natin papunta doon sa may main office natin, diba tatanggapin naman yan doon sa may main office natin? Tatanggapin, yung binabato ng mga PC, malamang tinatanggap ng main office. Diba? So from the main office router's perspective, sa perspective nila, yung data na binabato mo, dina-download nila, nire-receive nila, hindi ba? Okay, so ang gagamitin nila na speed, yung download speed. Tama ba? Yung natanggap nila eh, di ba? At yung download speed natin nasa 1.2 Mbps. Di ba? Ma'am, okay lang yun. 1.2 Mbps naman yung download speed namin, kahit 250 kbps lang yung upload speed namin eh. Ganun ba yun? Okay, ganun ba dapat yung frame of thought mo? Siya nga ba? Pwede ba yun? Okay, at take note, ang problema, kahit na gaano kataas yung download speed mo, pero yung pumapasok o dumarating lang na data ay worth 250 kbps lang, 250 kbps lang yung makukuha niyan. Di ba? Parang siniyan lang yun eh. Eh parang dati nung Metro Manila Film Fest, may movie kasi si Nora Honor doon, nakapalabas. Anyway, kami kasi mapipinsang kasama namin yung lola namin. Unonood kami. Ay kasi kami gusto namin shake, rattle, and roll. Eh lola ko fan yun, Oranyan yun, yung kabataan niya. So gusto niya manood ng Nora Honor. Eh, ayaw namin. So siya na lang, nanood, binila na namin siya ng ticket. Anyway, sabi ng lola ko, pagdating ito sa sinihan, gino na gino siya. Bakit? Kasi siya lang mag-isa nanonood. Eh, ang point, anong point ko? Yung sinihan na yon, di ba, kaya niyang tumanggap ng mga isang libong manonood. Malaki sinihan sa SM, siguro mga 500. Eh, okay lang kasha dun, maraming kasha sa isang sinihan ng SM eh. Sabihin na natin, 1,000 manonood yung kaya niyang tanggapin. Pero yung dumarating o yung nanonood lang, eh, nag-iisa yung lola ko lang, ibig sabihin, yung kikitain lang nung may-ari nung sinihan, isa lang. Kaya niya tumanggap 1,000, pero isa lang yung dumarating, isa lang yung makukuha niya. So, ganun din sa network natin. Diba? So, kahit na mataas yung download speed natin, yan ay nasa 1.2 Mbps, kayang-kaya niya tumanggap ng data na ganun karami, pero yung dumarating na data lang ay worth 250 kbps lang, 250 kbps lang yung makukuha niya. Ngayon, so, wala, 250 kbps lang yung makukuha niya. Ngayon, since na-receive ng database server natin yung mga data na pinadala ng mga computers natin, di ba? So, gagawin ng server mo, magsisend siya ng reply o kung ano man yung hinihingi nitong mga to. Diba? So, magsisend siya ng reply, pabalik dun sa mga PC natin. Okay. Pero kasi, since yung data, yan ay ibabato ng database server natin papunta dun sa mga workstations natin. Ibabato niya pabalik dun sa mga workstations. Ang tanong, ano yung direction ng traffic? Download ba? Or upload? Upload din. Diba? So, yung gagamitin na speed ulit ng database server natin ay itong 250 kbps na upload speed niya. So, technically,
although meron tayong 1.2 hanggang 1.5 Mbps na download speed ng DSL plan 999 mo, for enterprise applications, hindi siya applicable, ba? Ang reason bakit mahal, yung T1, E1, T3 na WAN connections natin, eto mga to, dahil ang speed na nakikita nyo dyan, yan ay mga dedicated access speeds o yung tinatawag din nila na CIR ng link mo. So pag sinabing CIR, yan ay committed, tama ba ito spelling ko? And committed information rate. Diba? So pag sinabing committed and dedicated yung speed na nakukuha mo, yung T1, E1, T3 access speed or CIR, okay? Pag sinabing committed and dedicated yung mga speeds na yan, ibig sabihin committed, ayun yung committed, okay? Committed silang ibigay sa iyo yung speed na yan. Okay? Yan ay 1.5 Mbps para sa T1, 2.048 Mbps para sa E1, and 44 Mbps para sa T3 line mo. At ang speed na yan ay fixed, hindi nagbabago-bago buong maghapon. Okay, kagaya, hindi kagaya ng internet natin, depende sa panahon, di ba? Okay? Yung mga CIR natin, fixed yan. Pwedeng tumaas, hindi yan bababa, di ba? Pero kasi ang pinaka-importante, kung T1 yung kinuha mong connection, di ba? Ang speed niyan ay 1.544 Mbps sa download at yan din ay 1.544 Mbps sa upload. Okay? So importante na yung download at upload speed mo pareho. Okay? Importante din na alam mo exactly kung ano yung bandwidth na available sa iyo. Kasi nga 'di ba kino-compute natin at binabudget natin yung mga bandwidth na 'yan para sa mga network applications natin. Okay, hindi pwede na kung kailan lang mabilis at nasa mood yung ISP mo, kaysa ka bibilis yung connection mo, kailangan na pre-predict mo, alam mo specifically ito yung bandwidth allocated sa amin kasi kailangan ko yan para dito sa number of users namin. Ngayon, kung dadami yung number of users ninyo, you need to upgrade your WAN speed plan dun sa ISP. Okay, pero ang reason kasi ganito ha, ang reason bakit mura, kaya yung mga DSL natin sa bahay, kaya as compared dito sa mga WAN speeds natin, okay, mas mahal yung WAN speed, di ba? Pero yung DSL natin sa bahay mura. Bakit? Kasi yung DSL na meron tayo, yan ay isang shared connection. Okay? Hati-hating connection. At hindi ba yung plan 999 mo sa bahay, di ba? Ang sabi nila, ang speed nun up to 1.5 Mbps. Kaya yung keyword doon, up to. Kaya anong ibig sabihin nila dun sa up to na yan? Kaya anong ibig sabihin, ano rin yung ibig ko sabihin dun sa shared connection na yon? Kaya so ganito ha, taga lang ha, di ba napapansin ninyo minsan dun sa mga kalye ninyo, dun sa may kanto, di ba, mga kanto sa kalye ninyo, may mga naka-install na mga telco boxes, di ba, yung mga malalaking kulay gray na box, parang semento, na may nakalagay na PLDT, Globe or Bayan, may nakasulat na ganun, di ba, tapos minsan may mga lineman ng mga telco na ayos nila, parang may hawak sila ng telepono dun, may tinatawagan sila dun sa malaking box, di ba, alam mo na, yung gray box na yon. Anyway, yung tawag nila doon sa box na yon, switch box, di ba? Actually, yung switch na yon, ganyari di ba, ito yung switch box doon sa kanto ninyo, yung switch na yon, yun ay nakakonekta sa nearest central office ng mga telco natin. Okay? Yung central office na yon, andun yung mga routers nila. So, yan, andun yung mga routers nila. At yung mga routers na yun, kaya na nasa loob ng mga central office ng mga telco na yun, yun yung kumukonekta papuntang internet, okay? Papunta sa internet or doon sa ibang central office ng mga telco natin. Okay, so dito sa topology natin, pwede natin isipin na isang router, yung central office natin. Okay? Switch box, ba? Yung switch box na nasa kanto, connected dun sa central office, malamang yung switch papunta dun sa router sa central office, may kable. Ba? At yung kable na yan may speed, ba? So yung link nila dito may bandwidth, ba? So sabihin nila natin yung bandwidth between the central office and the switch box dun sa kanto, sabihin nila natin na 100 Mbps.
Kaya ngayon, yung mga switchboard, yung switchboard natin sa kanto, sa kanya nakakabit yung mga bahay natin. Okay, so yung mga bahay mo dyan, ayan, bahay mo, bahay ng kapitbahay mo, bahay ng isa pang kapitbahay. Ngayon, nakakonekta tayo dyan sa switchboard natin. Diba? So, kung makikita ninyo, kaya dito sa topology ko na to, itong mga bahay ninyo, parang mga end devices yan, sa network topology natin. Diba? Ano ba din sabi ko? Ngayon, kunyari na lang itong bahay mo, naka-plan 1.5 Mbps ka. Diba? Itong isang kapitbahay mo, medyo mas mayaman ang slide sa'yo, naka-3 Mbps yan. Kaya isang kapitbahay mo, sabi na natin, naka-5 Mbps plan yan. Diba? So, ngayon, kung kukumputin mo dapat, kaya dapat lahat ng mga kapitbahay mo, dapat pag kinumpit lahat ng mga plans ninyo, since yung bandwidth lang ng link between the switchboard and the central office ay 100 Mbps, dapat yung total subscribed speeds ninyo, dapat nasa 100 Mbps lang. Para makuha mo talaga yung eksaktong speed na sinasabi sa'yo nung plan mo. Kaya dapat kayo pag tinutal 100 Mbps. Kaya lang kasi ang problema, minsan, yung mga ibang telco, nag-oversubscribe sila. Kaya ng mga 2 times or 3 times the actual bandwidth ng link natin. Kaya papuntang central office. Okay? So, imbis na 100 Mbps lang dapat yung cumulative subscription speeds ninyong lahat na magkakapit bahay, kung susumain mo, kunwari na lang, lahat kayo, pag inal up kayo, yung speed ninyo, nasa 250 Mbps kayo. Eh, yung link between the switchboard and the central office ay 100 Mbps na, ang layo. Diba? So, anong problema dun ngayon? Okay? Yung plan 1.5 Mbps mo kasi sa bahay, okay, yan yung bandwidth allocated talaga sa'yo. 1.5 Mbps, bandwidth yun. Ba? Pero ano nga ba kasi yung definition natin ng bandwidth? Maximum speed na pwede mong makuha. Kaya nga up to, hanggang dyan ka lang, maximum may makukuha mo yan. Okay. Pero kasi since kailangan mo makipag-share ng link sa lahat ng kapitbahay mo, pag sabay-sabay kayo nag-internet, yung speed na nakukuha mo, bumababa. Dahil kasi ang nakukuha mo talaga na speed dun sa bahay mo, throughput. Diba? Kasi kailangan i-divide kayo lahat dun sa may link speed between the switchboard sa kanto, papunta dun sa central office. Diba? And yung throughput natin, hindi ba? Kasi ngayon nga, nagdedepende din yun sa usage ng lahat ng mga kapitbahay mo. Ang tanong, kailan mo nakukuha yung 1.5 Mbps na bandwidth mo? Diba? Sabi, up to, kailan ba natin nakukuha yun? Kaya yung 1.5 Mbps na bandwidth, yan ay nakukuha mo kapag kamadaling araw na ang adik-adik mo, nag-i-internet ka pa lahat ng kapitbahay mo tulog na. Diba? So, ibig sabihin, ayun, ang bilis ng internet mo sa madaling araw kasi, iilan lang kayong adik na gumagamit nun. So, ibig sabihin, tumataas yung throughput mo, diba? Minsan naaabot mo pa yung bandwidth mo pag madaling araw. Yun. Okay. Pero kasi, diba, pag Pasko, kung napapansin ninyo, diba, lahat ng mga tao nasa bahay nag-aantay na maluto yung Noche Buena, tapos selfie ng selfie, diba, tapos upload ng picture sa Facebook, tapos kung ano sino-sino binabate, diba, ang bagal ng internet. Bakit? Kasi lahat nga kayo, gumagamit. Gumagapang sa bagal. Minsan nga, halos hindi ka na makakonect kapag Pasko. Okay, kasi magkano? Ilan na lang yung speed na nakukuha ninyo? Okay, naka-oversubscribe yung link between the switchboard and the central office. Okay, yun yung point. Okay, so sabi nga nung, So balik ako dun sa point ko. Okay, kinuwento ko lang sa inyo ano meron dun sa connection natin ng DSL sa bahay. Ang point ko, yung DSL natin, hey, pabago-bago yung speed na nakukuha natin dahil yan ay nagdedepende sa maraming factors. Kaya isama mo na yung mga kapitbahay mo. Pwede ka masisigaw, bawal sila lahat mag-internet para bumilis yung download mo sa torrent. Diba? Pero in enterprise applications, hindi natin pwedeng gamitin yung DSL na yan. Hindi pwedeng pabago-bago yung speed o inaasa mo na lang sa panahon kung gaganda yung connection ninyo. Hindi pwede sa enterprise connections yung mga ganyang plan na Mbps. Okay? Sabi ng isang estudyante ko, ma'am, teka lang. Sabi mo hindi pwede yung DSL. Ma'am, bakit doon sa may office namin, ma'am? Connected kami sa DSL para doon sa VPN connection namin. Hindi naman namin na-encounter yung mga ganyang pinagsasabi mo. Ma'am, okay naman yung connection namin. Bilis nga eh. Diba? Teka lang ha. Wait lang. Okay. Ang sabi ko kasi, hindi pwede
yung plan na 999 mo sa bahay na up to 1.5 Mbps. Okay, kung magpapakabit ka ng DSL sa office ninyo para gamitin mong pang VPN katulad nitong gantong klase ng link. Okay, yung kukunin mo na DSL plan ay yung may dedicated speed din or CIR din katulad ng dito sa lease line. Okay, ganun din kasi actually yung presyo. Okay, the last time I checked yung PLDT business plan. Last time I check uli, mamaya, nagwawala ka na naman dyan sa kanuupuan mo. Sabi mo, mali naman si Ma'am Lynn eh. Kung ano yung presyo sinasabi niya sa amin. Anyway, the last time I check, di ba? So, di ko sinasabi na applicable siya ngayon. So, anyway, sasabi ko, the last time I check, yung PLDT, yun, business plan na ang bandwidth ay 10 Mbps. Okay, sabi niya, 10 Mbps plan to, pero sasabihin niya na yung CIR niya ay nasa 1.5 Mbps lang. So sabi niya, pwedeng umabot ng up to 10 Mbps yung plan mo. Pero ang sure at pinapangako namin na hindi bababa yung speed, palaging 1.5 Mbps sa download and upload speed. Kapag nagsabi sila na CIR, yan yung download and upload speed, i-compute mo na. Okay? Pero itong klase ng plan na binibigay ko sa inyo, ang presyo niyan, yan ay nasa 10,000 pesos din. Okay. So ibig sabihin, ang ibig ko na sabihin, yung DSL natin na may CIR na 10 Mbps ito, ganun din 10,000 pesos din. Parehas na dito ng WAN speeds natin na T1. Okay? So kung gusto mo, ganun din yung UDSL plan na may CIR sila na 2 Mbps, around 20,000 pesos din. Yes, parehas lang yung presyo. Okay, so kung gusto mo ng pang VPN na DSL, ganito yung klase ng plan na papakabit mo. Okay. E ma'am, teka lang, kung parehas lang naman pala yung presyo ng DSL and lease line para sa fixed speeds natin, eh bakit mag-VPN pa ako? Eh di mag-lease line na lang ako, di ba, para sa shawl? Di ba? Eh, parehas naman pala ma'am yung presyo. Lease line, tapos internet, parehas lang, 1.5 Mbps, 10,000. Eh di lease line na lang, di ba, para cute, naka-lease line kami. Okay, so ganito, bakit mag-lease, ano sinatanong ko, bakit mag-DSL ka pa? Okay, ba't hindi ka na lang mag-lease line? Okay, so ganito ha, yung tanong na yan, sasagutin ko sa inyo, pag nasa VPN na tayo. Dahil yung configuration ng VPN, kasama yan sa CCNA exam ninyo. Okay? Babalikan at i-configure natin yan as we go along ulit. Diba? Anyway, balik ako dito sa network diagram natin. Yeah, okay na tayo doon ha. So, hindi pwede na plan 999. Yun lang point ko dito. So, dito na tayo dito sa network diagram natin. At tanong ko muna, paano kunwari na lang, yung requirement ng network natin para gumana flawlessly, wag nyo nang pansinin yung download and upload speed dito ha, yung requirement ng network natin para gumana yung connection natin between branch offices natin. So meron tayong network application and yung bandwidth requirement ninyo between two branch offices, sabihin na lang natin nasa 90 Mbps. Yun yung kailangan mo, ayun. Kaya kailangan mo na 90 Mbps. Anong gagawin mo? Paano yun? Eh kasi kung mapapansin ninyo, dito sa WAN speeds natin, yung pinakamalaking speed na meron tayo dito hanggang 45 Mbps lang, 44.736 Mbps, approximately equal to 45 Mbps, hanggang dun lang yung speed na meron tayo, eh yung kailangan ko 90 Mbps, man paano yun? Okay, so ganito ha, yung maximum bandwidth kasi, take note, yung T1, E1, T3, and DS3 connection, yan ay mga, ang ginagamit nila na transmission medium dyan, copper cable. Okay? And yung maximum bandwidth kasi na pwedeng dumaan sa isang copper cable, hanggang 45 Mbps lang. Okay? So hanggang dito lang talaga. Ngayon, kung gusto mo ng speed, katulad nito, kung gusto mo ng speed na mas mataas pa sa 45 Mbps, hindi na kaya ng copper cable yun. Okay? Ang gagamitin mo na, o yung papakabit mo na, ay fiber optic connection. Okay? At yung mga fiber speeds naman na meron tayo, yung WAN speed natin may fiber speeds din yan. Ito copper speeds, T1, E1, T3, okay, yung mga ganun. Yung fiber speeds naman natin, ang tawag nila doon, OC1, OC2, OC3 or STM1, pag sinabing STM1, OC3 din yun, parehas lang yun, or OC12,
or STM4. Okay? Depende. Dun sa service provider, yung tawag nila dyan. Anyway, at yung speeds naman ng mga yan, okay, yung OC1, yan ay 51.84 Mbps. Kaya yung OC2, kaya OC2 yan, yan ay 2 times ng OC1. Okay? 51.84 times 2 equal yan sa 102 Mbps. Okay, ganun. 102 point something. 103 yan, ano? Anyway, yung OC3 naman natin, or STM1, yan ay 3 times ng OC1. Okay, equal to 155.52 Mbps. Yung OC12 or STM4 naman natin, yan ay 12 times ng speed ng OC1, equal to 622.08 Mbps. Okay, may mga ibang interviews kapag nag-a-apply ka ng mga network position jobs, may mga interview questions na tatanong sila ng knowledge mo about sa WAN speed. Okay? So kung fiber optic speed yung tinatanong, ang kailangan mo lang kasi i-memorize diyan yung OC1. Yung 51.84 Mbps. Ngayon, pwede sabi siya OC2, OC3, OC12 or OC4 kung meron, 'di ba? Galingan mo na lang mag-multiply. Kay 51.84 times 2, 51.84 naman times 3 kung OC3. Ngayon, huwag dyan ang itanong sa akin kung magkano yung mga fiber connections na yan. Eh yung mga yan, yung mga speeds na yan, nasa hundreds of thousands na, yung iba pa in the millions yung connection. Okay, kayo na lang yung mag-inquire if ever kailangan ninyo dun sa office applications ninyo. Anyway, so kung kailangan mo ng 90 Mbps, kagaya nito, kung kailangan mo ng 90 Mbps na bandwidth para dun sa office ninyo, okay, so ang gagawin mo, yung OC2 na lang yung ipapakabit nyo. Okay? So ganito ha, pero ang tanong, paano kunyari na lang ganito? Okay? Yung office nyo kasi, ililipat kayo ng building eh. Okay? Yung building kasi na nakuha ninyo, medyo luma na. Okay? Ha? Mama na naman yung kinalaman niyan dyan, na naman yung mga pinagsasabi mo. Eh, teka lang, ganito kasi yun. Yung mga buildings kasi ngayon, alam mo, kung magda-rent kayo ng mga office space, may mga conduits kasi yan eh. Okay? O yung mga pipeline na dinadaanan ng mga kable per floor, and kasama sa mga nakalagay sa mga conduits na yan, yung mga abang na telephone cable and fiber optic cables. Para in case na magpapakabit kayo ng telepono or WAN connections from a service provider dun sa office space ninyo, hindi na kailangan magpasabit-sabit or mag-rappelling-rappelling dun sa building ng mga installers. Kiko-connect na lang sila dun sa MDF or main distribution frame, kaya usually na nasa baba ng mga building or sa basement located. So, kumukonnect na sila, dun sila nag-aayos. Kaya yung kable na dun sa, yung termination nasa baba, tama ba yun? O, tapos nakakabit yung papunta doon sa taas, doon sa may kung anumang floor yung rerenta ninyo, okay, per space. Anyway, yung mga ibang buildings kasi, para silang naka-ex-deal sa mga specific telco lang. Kunyari, sasabihin sa inyo ng building administrators, kunyari mag-renta kayo, kakausapin ka, kayo, o sino man. Sabihin, dito sa building namin, ano lang kami dito, globe lang. Ha? Smart ako, yung cellphone ko, smart, bawal dito, smart. Hindi, ibig niya sabihin, yung mga abang na fiber optics or mga telephone cables na nandun sa kanila pang globe lang. Okay, so naka-ex-deal sila, specific globe lang. O kaya may mga ibang buildings na sasabihin nila, dito sa building namin, ano kami ha, PLDT and globe. Okay, so ibig sabihin yung service providers lang na pwede mong kunin para dun sa office ninyo kung dun kayo mag-re-rent, ano lang, PLDT and Globe. Yung ba sinabi ko? PLDT and Globe lang. Or yung pinakamaganda, pagka nakarenta kayo ng building, sasabihin sa inyo ng building administrators, dito sa building namin, kahit na anong service provider yung kunin ninyo, okay lang. Okay, magbabayad na lang kayo ng connection fee. Kung ano. So may mga ganun. May mga ganung building na naka-ex-deal parang ganun sa mga specific service providers. May mga building na bahala ka sa buhay mo kung anong service provider yung gusto mo. Yun yung mas maganda. Yung bahala ka kasi minsan may mga mas magagandang services na hindi naman ganun kalaki ang telco or ISP. Anyway,
yun nga, ang point ko lang, yung mga bagong buildings kasi ngayon, meron na sila na agad, meron na sila agad ng mga abang na fiber optic cables per floor or per office space, so wala ka ng problema. Eh, kaya lang kasi, yun nga, yung balik ako sa kwento ko, yung company ninyo, nagtitipid ata. So, yung lilipatan ninyong building, medyo super luma na. Kaya sabi ng building administrator sa inyo, yung rules pala ng building namin kasi, kung nakikita ninyo, medyo luma na tong building namin. Yung saying namin, medyo malutong. Kaysa ka medyo tumutunog-tunog pag nilalakaran. Pero okay pa naman yan. Bawal nga lang bata dito sa building kasi baka magtatatalon. Baka lumusot to sa sahig, makarating sa first floor. Ano? At saka, you know, since medyo luma na yung building namin, yung mga abang nila na kable, mga copper cable lang. So yung lumay building, so yung mga abang nila na kable puro mga copper cable lang. Okay, walang fiber. Okay, so ano naman ngayon, ma'am? Ano naman pwedeng sasabihin mo? Ano naman ngayon? Okay, balik tayo dito sa scenario ko, ha. So, yung kailangan natin na speed ng one link natin nasa 90 Mbps palabas. Eh ang problema, yung abang ng bagong office space ninyo, puro copper cable lang. Okay, so ibig sabihin, yung maximum speed na pwede mo lang kunin, di ba? Ay hanggang T3 lang, hanggang 44.736 Mbps lang. Eh, ang kailangan mo nga, 90 Mbps. Di ba? Yung kailangan mo, 90 Mbps. Kung may fiber sana na abang, kaya mo magpakabit ng isang OC2 na connection kasi 90 Mbps yung kailangan mo. Kaya lang sabi ng building admin, hindi na pwedeng magpa-install ng mga bagong cabling dun sa building kasi baka gumuho. Hindi na pwedeng buksan yun. Maluto nga lahat. Okay. So, ang tanong, paano gagawin mo? Eh, kumbisihin mo na lang yung management ninyo na wag na lang doon. Eh, nakapirma na sila ng kontrata saka nakapag-down na. Kaya wala nang atrasan, no? Anong gagawin mo? Eh, so ganito, ha? Sa ganyang klase ng mga pagkakataon kung saan kailangan mo ng isang specific bandwidth na hindi available. Okay? Kung meron tayong bundling technology para sa local area network, yung Ether channel natin, o balik tayo dito sa bundling technology, ha? Okay? Meron din tayong bundling technology para sa wide area network. Okay? At ang tawag nila dyan, multilink. So, yung concept niyang multilink na yan, parehas lang ng Ether channel. Diba? Parehas lang yung bundling technology yan. Kung saan binabundle natin yung dalawang physical connection para mag-act sila as one logical link. So, dito sa scenario natin, since puro copper cables and hanggang T3 speeds lang yung meron, ang gagawin mo para makuha natin yung 90 Mbps, magpapakabit ka ng dalawang T3 lines. At yan ay ibabundle mo into one logical multilink. Okay, ko-configure mo yan. Okay, at ang mangyayari since TIG 45 Mbps yan, dalawang T3, since dalawang TIG 45 Mbps yan, okay, di ba, anong nangyayari? Ina-add up mo yung bandwidth nilang dalawa. So, yung effective bandwidth nitong link natin would be equal to 45 plus 45 Mbps, 90 Mbps. Di ba? Tapos yung problema mo. Okay. Actually, yung ibang mga companies din, okay, pagka nag-try ka maghanap kung fresh grad ka na nakikinig dito or career shifter ka na kaya mo pinapanood tong CCNA, o, kaya mo tinitake up itong CCNA training natin. Okay, so kailangan lagi kang magre-ready sa mga job interviews. Okay, isa sa mga requirements din nila ng mga companies para sa network positions, yung isang network yun, applicant, meron siyang knowledge in configuring multilink. Okay, paano ba ginagawa yun? Okay, kailangan nila, yun, kaya lang kasi yung multilink na yan, hindi pa siya kasama dun sa CCNA exam natin. Okay, i-configure pa natin yung pagdating ninyo dun sa CCNP level na. Okay, pero pagka bumait-bait ako ng konti, baka gumawa ako ng tutorial, madali lang naman yan. Well, anyway, pero ma'am, Teka lang ha. Gets ko naman. Okay, gets ko yung multilink na sinasabi mo. Pero ma'am, kasi hindi naman mangyayari sa amin yung mga pinagkukwento mo. Hindi naman kami lilipat sa ganyang klaseng building eh. Eh mayaman yung company namin, ma'am. Ano ka ba? Hindi ko na kailangan pa malaman yung mga multilinks na yan. Ano ba naman yan? Kwento ko lang yan para masaya. Okay. Pero kasi kahit sa magandang building pa kayo lumipat, okay, may mga pagkakataon kasi na yung gusto mo talagang bandwidth, hindi available. Okay. Paano kunwari ganito na lang?
ang kailangan mo talaga dun sa office ninyo, babaan na lang natin para masaya. Kaya ang kailangan ninyo na bandwidth dun sa office ninyo, 4 Mbps lang talaga. Okay. Eh yung mga available bandwidths dun sa location ninyo, kaya yung mga available bandwidths na meron lang tayo dito, ano ba pa sabi ko? So ang kailangan natin sa office ninyo, 4 Mbps. Yun, yun nga. Eh yung mga available bandwidths lang pala, yun. Na meron tayo dito sa WAN speeds natin, T1E1T3. Ba? So 1.5 Mbps, 2.048 Mbps, 44.736 Mbps. Kaya kailangan mo nga 4 Mbps, di ba? Eh meron tayo 1.52, sabay talon na agad ng 44 Mbps. O paano yun? Eh paano mo kukunin yung 4 Mbps? Papakabit ka na lang ng 44.736 Mbps? Ganun? Eh baka pa nag-send ka ng request niya sa management niyo para sa 45 Mbps link. Baka himatayin yung mga yun. Sabihin sa'yo, ano to? 100,000 para i-connecta yung office natin dun sa main office? Saang lupalop natin na hanapin yung pambayad niyan? Eh distributor lang tayo ng mga tilapia sa kagalunggong. Ilang isda bibenta natin para mabayaran yan? Ano ka ba? Yun, yun yung sasabihin din na sa'yo. So ang tanong, paano yun? So, ang gagawin mo na lang para makuha mo yung 4 Mbps na yan, magpapakabit ka ng dalawang E1 lines. Okay, pakabit ka ng dalawang E1 lines. Take 2.048 Mbps, di ba? So, 2 Mbps dito, 2 Mbps dito, tapos i-bundle mo na lang into one logical multi-link. Ay yung magiging effective bandwidth niyan, 4 Mbps din. Solve yung problema mo. O kaya kanyari ganito na lang, kaya medyo social yung building na ino-occupy ninyo, may fiber naman na nakaabang. Eh ang kailangan nyo na lang, sabihin natin 100 Mbps. So kung 100 Mbps yung kailangan namin, may fiber optic cable naman to sa may office namin, edi ayos lang. Kaya yung papakabit ko na WAN speed dun sa service provider namin, OC2. Diba? Eh ang problema, sabi sa inyo ng service provider, nung nag-request ka ng OC2 connection, sabi, eh sir, sorry po, kasi dyan po kasi sa location nyo, wala kaming available na OC2. Kung gusto nyo po, bigyan na lang po namin kayo ng dalawang OC1, tapos pakibundle na lang po. Yung sabihin sa'yo, eh ano ibig niya sabihin dun sa i-bundle mo, itali mo, i-plastic mo? Kasi di mo alam kung ano ibig niya sabihin dito. Pa-plastic ko to? Ano klaseng tali dito? Velcro? Eh ang ibig niyang sabihin, configure mo na lang ng multi-link para makuha mo yung bandwidth na gusto mo. Okay, dahil dalawang OC1, 51.84 Mbps yon, yung magiging effective bandwidth niyan, 102 Mbps. Okay, pasok dun sa requirement mo. Okay? O kaya minsan iwan na nga lang yung kailangan mo. Ito na nga lang kailangan mo. Tapos minsan wala din silang available. Minsan talaga dun. Minsan talaga ganun. Kaya yung ginagawa, nagbibigay sila ng dalawang T1, ikaw na lang yung bahalang mag-bundle. Okay? So ganun talaga. Sa, yung kwento ko dun sa building, kwento ko lang yun. Pero sa actual, minsan talaga, hindi available yung bandwidth na gusto mo. So you need to configure multi-links, okay, to get the required bandwidth. Okay? So also, okay, bukod dun sa effective bandwidth requirement na binibigay ng multi-link, kagaya din ng Ether channel, isa sa mga advantages ng implementing multi-links, sila din ay nagbibigay ng redundancy between two sites. Kita nyo, ayan, kung nakabundle yan, redundant connection yan. Okay, such that, if one of the links na member ng multi-link fails, babagal lang yung connection. Kasi kunyari, 90 Mbps to, kasi dalawang tig 45, kanina nung okay yung connection, 90 Mbps bandwidth yung meron tayo. Eh, pero, kapag ka mamatay yung isa sa mga links dyan, di ba, ang mangyayari, babagal lang yung connection natin. Di ba? Ang sinasabi ko, babagal lang yung connection natin, pero connected pa rin sila. Di ba? So, importante yun. Yung redundancy between two sites, okay, nabawasan lang yung speed, pero ang maganda dyan, hindi ma-offline or walang downtime yung connection natin. Mabagal nga lang. Okay? So, ganito ha, okay na tayo dito sa mga WAN speeds natin. So okay na tayo dito sa mga WAN speeds lang natin. Balikan ko lang muna kay itong mga speed terminologies na meron na ako. Okay, check ko lang ha. So okay na ako dito sa bandwidth, okay, theoretical maximum speed. Okay na rin ako dito sa throughput. Ngayong kulang ko na lang yung latency. Balikan ko lang muna yung speedtest.net results natin kanina. Teka lang, asan na ba 'yon? Speedtest.net
the source ko kanina. Kaya anyway, 'di ba yung mga items na meron tayo dito, download speed, ba? Upload speed, alam na natin yung dalawang 'yan. Eh yung kulang na lang natin tong ping, yung 5 milliseconds ping. Ang tanong, ano ba yung ibig sabihin ng ping na to? Bakit pinibigay pa ng speedtest.net etong result na to? Okay? Yung ping na nakikita ninyo dyan sa speedtest.net natin, yan yung latency ng connection natin. Okay? Pag sinabi kasing latency, yun nga, yan yung ping na nakikita natin doon sa speedtest.net at siya rin yung tinatawag natin na network delay. Okay? At yung latency na yan, yan ay measured in milliseconds. Kaya nga yung makikita ninyo na unit doon sa may speedtest.net ko, in milliseconds. Okay? Pero ang tanong, ma'am, paano ba nila sinusukat yung latency na yan? Eh, ganito. Ganito kasi yan ha. Pag tayo kasi ay nagtetest, okay, yung mga computers natin, yun. Pag sila ay nagtetest ng network connectivity between two devices, katulad nito, kunyari meron akong PC na nasa Pilipinas, tapos nagtetest ako ng connectivity sa isang computer na nasa US, okay, sabihin nila natin ganun, ang ginagawa natin, nagbabato tayo ng ping. Okay. Ngayon, kunyari itong workstation ko na to na located sa Pilipinas, okay, 'di ba para ma-test yung connection niya dito sa US na workstation niya, 'di ba magse-send nga siya ng ping, okay? So yung ping ibabato niya dito sa PC na to. Okay, kapag ang isang computer ay naka-receive ng isang ping, ang ginagawa niya, nagse-send siya ng ping pabalik. Yung latency na yan, yan yung total time elapsed from the time na nagbato ng ping yung Pilipinas workstation at na-receive yan ng US workstation at nagbato ng ping pabalik itong US workstation na to at ma-receive ulit ng Pilipinas computer. Okay. Kaya nga measured in milliseconds yung latency natin. Kasi yung latency actually is the total round trip time. Kaya nainabot nung nagbato ng ping, na-receive niya, nagbato ng ping pabalik, di ba? Total round trip time, yan yung latency natin. Okay, actually, okay, the lower the latency, the better. Okay, mas mababang latency, mas maganda. Kaya nga, ang tanong, anong mas maganda? Anong mas maganda? Isang network, isang connection na malaki yung bandwidth, pero malaki din yung latency? O yung isang connection na maliit lang yung bandwidth pero yung latency maliit din. Okay? So anong ibig kong sabihin? Ito ha. Pag sinabi kong malaking bandwidth pero malaki yung latency, malaking bandwidth kunyari 10 Mbps. Ayun, 10 Mbps na bandwidth. Pero yung latency niya, sabihin na lang natin nasa 100 milliseconds. Ang tanong. Okay. Or isang mababang bandwidth pero yung latency na mababa din. Okay, ibig sabihin, kunyari mababang bandwidth, sabihin nila natin na 2 Mbps na bandwidth, pero yung latency, sabihin nila natin na nasa 1 millisecond. Okay, anong mas maganda? Ito? Okay, number 1? Okay, o ito? Okay, number 2? Okay, anong mas maganda dyan? Parang ganito lang kasi yan, pagka i-analyze mo yung latency. Okay, yung isang connection na malaki yung bandwidth pero malaki din yung latency parang EDSA. Ha? Kasi yung bandwidth parang kalye lang yan. Kaya gaano ba kalapad yung kalye? Ba? Yun yung bandwidth eh. Kaysa EDSA kasi since 5 lanes yan, malaking kalye yan. So ibig sabihin, kayang dumaan ng 5 sasakyan at a given moment. So, isang pwede sa nang pumila ng 5 sasakyan at a given moment. Pero kasi ang tanong, gaano kabagal ba umandar yung mga sasakyan diyan sa EDSA? Mabagal. Mabagal sobra. Yung andan ng mga sasakyan, yan yung latency. Eh kasi kahit Ferrari pa kotse mo dyan, mas mabilis pa sa'yo yung mga nagbibisikleta. Kasi kahit na gaano kalaki yung kalye dyan sa EDSA, sigurado pag dyan ka dumaan, malilate ka. Kaya nga latency. Latency. So yun yung mataas na bandwidth. So yun yung mamataas ng bandwidth na mataas din ang latency ng network. Okay, parang yung mga VSAT connection, naalala ninyo, yung VSAT connection, isa siya sa mga wide area network connection. Yan yung mga WAN connection na dumadaan sa satellite. Okay? So yun yung type of connection na ginagamit din nila sa mga cruise ships. Okay, kasi hindi nila kayang maglagay ng kable dun. Eh. Ang problema, kahit na ang taas ng bandwidth nila, pero imagine mo yung Facebook nga, nasa barko ka,
Tapos ito yung ano. So meron silang satellite, tapos nasa outer space yung, well, anyway, alam mo na yun. So ang problema kasi ng mga cruise ships, kahit na ang taas ng bandwidth nila, pero yun nga, imagine mo yung Facebook profile pic mo na ina-upload ng mga nasa cruise ships, minsan, mabagal nun. Kasi binabato muna nila sa outer space bago bumalik sa Mother Earth para makarating doon sa Facebook server. Ba? So ang problema mo pa, so ang tagal nung ikot nun, yung round trip time, di ba? So ang problema mo pa pag dumaan yan yung data mo sa isang kulupon ng mga ibon na umiikot-ikot sa ibabaw nung cruise ship, yung data mo minsan hindi na umaabot sa outer space, so kailangan pa ng resending, di ba? Dumikit yung picture mo dun sa katawan nung ibon. Anyway, pero kasi ang isang network na maliit yung bandwidth, pero yung latency maliit din, parang yan yung mga shortcuts shortcut na kalye na alam mo na ikaw lang yung dumadaan, kaya yung tipong ikaw lang pala yung nakadiscover nung kalye, at yung kalye na yon one lane lang. Pero grabe, kaya pwede mo pasibadin yung kotse mo doon, talaga ang bilis na andar mo, para ka nag ano ba yung mga pagkagabi, drag racing, gaganong kabilis yung kotse mo. Kaya ano mas maganda? Yung mababang bandwidth, one lane lang, pero yung latency mababa, di ba? Kasi ang bilis ng andar mo, effectively, mas mabilis yun kaysa sa isang malaking bandwidth, pero ang bagal ng andar. Okay? So yun yung difference. Minsan kasi, you need to check the latency of your connection. Kaya parang dati nag-NBA 2K ako, just me yun, ang taas ng bandwidth ko, nag-speed test .net ako. Ang download speed ng internet namin ang 5 Mbps. Tapos yung upload speed, ano bang upload speed ng mga 500 kbps. Pero yung ping nasa, ano, ang bagal, 50 milliseconds. Pag sumot yung player ko, lumulutang na lang siya dun sa screen kasi ang bagal. Eh importante yung latency, yung dating nung data, kasi pag sinasabi mo mabagal yung connection, kay yung connection natin sa network, maraming factors, latency, throughput. Kay may kaibigan din ako dati, sabi niya, bakit daw ganun? Bumili daw sila ng isang gigabit switch na secret yung tatak. Hindi ko nasasabihin. Hindi siya Cisco. Okay? Tapos meron silang Cisco na fast Ethernet switch. Nagtataka siya, bakit? Parang in a way, mas mabilis pa yung fast Ethernet switch na Cisco nila kaysa doon sa gigabit switch nila na mumurahin. Kasi may tinatawag pa tayo uli na throughput eh. Diba? So yung throughput, yung actual speed. Mataas nga yung bandwidth nung mumurahing switch niya as compared sa 100 Mbps na bandwidth nung Cisco switch. Diba? Pero kasi ang mga network devices, meron naman silang switching speeds. Diba pinadadaan, kunyari itong PC na to, pino-forward nila dun sa switch yung packet, yung switch ipo-forward niya palabas dun sa ibang location. Ngayon, so imagine mo na lang na yung switch parang mga toll gate naman yan. Diba? Eh, tas ito yung kalye, yung bandwidth yung dadaanan. Ngayon, kahit na gaano kalaki yung mga kalye ninyo, yung mga bandwidth ninyo, bandwidth mula sa PC papunta sa switch, malaki din yung kalye, yung bandwidth mula sa switch papunta sa may branch office router mo. Pwede yung switch mo ang bagal mag-switch. Parang toll gate, diba? Lalaki ng mga kalye, laki ng kalye papunta sa toll gate, laki ng kalye paalis ng toll gate, pero yung kahera doon tatlo lang. Diba? Tapos 10 lanes yun. Kaya sa lahat ng mga sasakyan nakapila doon. Okay? So bumabagal tayo, parang ganun yung mga mumurahing switch o mga mumurahing routers. Kaya para silang mga toll gate na tumatanggap ng dinidikit mo sa malalaking kalye, matataas na bandwidth, pero dalawa lang yung nakaupo na kahera. Ngayon yung mga Cisco switches mo, hindi ako nagpo-promote, medyo lang, slight lang, kaya nga Cisco yung course mo. Anyway, yung mga Cisco switches mo, kahit na hindi ganun kalakihan yung kalye na dinikit-dikitan niya kasi 100 Mbps lang yung bandwidth, pero sabihin na lang natin na lahat ng lanes merong teller. Diba? O kaya nakaano ka. Anong tawag dun yung dinidikit sa may kotse tapos hindi ka na nagbabayad dun sa counter? Nagpadikit ako nung pagpumunta ka ng SLEX, yung RFID. Ayun. So imagine mo na lang yung mga Cisco switches, lahat ng mga dinadaanan ng mga sasakyan, lahat sila naka-RFID, so ang bilis ng paglabas. Nagigets niyo? So yun yung mga switching speeds. Kaya minsan makikita ninyo, kapag ka bumibili kayo ng mga network devices, pinagmamalaki nila na maganda yung throughput nila. Ibig sabihin, mabilis yung switching speed nila. Okay, so you also need to consider when acquiring yung mga network devices. Minsan huwag ka nagpapaniwala din sa bandwidth na binibigay nila. Tanong mo yung throughput. Pagka device throughput,
ibig sabihin gaano niya kabilis nire-release yung mga data na pumapasok sa kanya. Okay? So, well, anyway, ano pa yung sabi ko? Okay? So, yun. Kailangan nyo naiintindihan yun sa speed. So, pag sinabing latency, yan ay network delay. Okay? So, anyway, so okay na tayo dito sa latency. Tapos na rin natin itong tatlong speed terminologies na meron tayo, bandwidth, throughput, and latency. Okay, okay na tayo sa speed, pero kasi yung topic natin, elements of a good network design, okay, bukod sa cost and speed, marami pa tayong element na kailangan mong maintindihan, okay, na kailangan mong i-consider when designing a network. Okay, ano-ano pa yung mga yon? Next video.